pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagtitipon niya sa atin bilang isang pamayanan ng pananampalataya at bilang isang simbahan. Isang maligaya, mapayapa at masaganang bagong taon sa inyong lahat. Sinisimulan natin ang taong ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Maria bilang ina ng Diyos. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating mga pag-asa at pangamba, ang ating mga tuwa at pighati sa buhay. Ginugunita rin natin ngayon ang pandaigdigang araw ng kapayapaan. Pagpalainawa ng tagapagligtas na siyang nagdulot ng kapayapaan ang buong sangkatauhan upang ang tunay na kapayapaan ay makamta ng lahat. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Oh!
Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan na iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Ang napakagandang panalangin sa unang pagbasa ay ginamit ng mga pari sa lumang tipan upang basbasan ang sambayanan ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihan mo si kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain kanawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan kanya at subaybayan. Lingapin kanawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbibendisyon sa mga Israelita. At ito ay pagpapalain ko, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mong tugunan na ating pong aawitin, kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. Patnubay na
lahat ng bansa. Kami. Sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Pagdating ng takdang panahon, naging tao ang anak ng Diyos. Si Maria ang pinagmulan ng pagkatao ni Jesus, ang siyang kadakilaan ng sangkatauhan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak. Nang tayo'y makatawag sa kanya, ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka naalipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito at nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Reverendo Padre Douglas Badong, ang ating mahal na kura paroko, Father Danichi, Father Miko, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Happy New Year po sa ating lahat. Nasa panahon pa rin tayo ng Kapaskuhan. Tumatawid tayo sa isang bagong taon. At ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, at ang pandaigdigang araw ng kapayapaan. Magandang matanto na ang pagiging ina ng Diyos ni Maria ay hindi lamang sa kanyang pagbubuntis at pagsilang kay Jesus. Ito ay isang bukasyon at misyong niyakap ni Maria ng buon niyang buhay. Siya ang nag-aruga, nagpalit ng lampin, nagpaligo, nagpatahan at nagturo kay Jesus. Ipinagluto, ipinaglaba at inasikaso niya ang kanyang mag-ama. Katuwang si San Jose, pinalaki niyang kalugod-lugod sa mata ng tao, sa mata ng Diyos at tao, ang kanyang anak na si Jesus. Sinubaybayan niya ito mula sa sinapupunan hanggang libingan at siya ang kanyang naging una at pinakaganap na disipulo. Si Maria ay ina rin ng simbahan at ina nating lahat. Kung paanong ipinagkatiwala ng Diyos Ama si Jesucristo kay Maria, gayon din naman
ipinagkakatiwala ni Jesucristo ang simbahan, ang bawat isa sa atin sa kanyang ina. Sinabi nito sa krus, ginang narito ang iyong anak. Mula noon hanggang ngayon, sa kanyang mga aparisyon, himala at pamamagitan, damang-dama natin ang kanyang makainang pagkakandili, pagsubaybay at pagkalinga sa atin. Bilang kanyang mga anak, ano naman kaya ang pagpapalaking nais niyang ituro sa atin ngayong bagong taon? Si Maria ay huwaran ng pananampalataya. Lagi siyang naglalaan ng panahon na manalangin upang tuklasin ang kalooban ng Diyos. Hindi naging madali ang lahat kay Maria. Natakot din siya, nalito at nasaktan. Ngunit ang laging tugon niya ay ganap na pagtalima, lubos na pagsusuko at malalim na pagtitiwala sa Diyos. Ang lagi niyang disposisyon ayon sa Ebanghelyo, pinagyaman at pinagnilayan niya lagi ang lahat sa kanyang puso. Ngayong bagong taon, hinihimok tayo ng ating mahal na ina na pagtuunan ng ating buhay pananampalataya, hindi lamang sa kantidad, kundi lalo na sa kalidad. Maglaan tayo ng panahon araw-araw para sa mas maigting na pag-aaral ng ating paniniwala at mas taos pusong pananalangin na may pagtitiwala. Napapaligiran ng kawalan ng pananampalataya sa mundo, umaasa si Maria sa kanyang mga anak na maninindigan sa kanilang pananampalataya upang matanto at maganap ang kalooban ng Diyos at maisiwalat ang liwanag ni Kristo sa lahat. Si Maria ay huwaran ng pagmamalasakit. Kinalingan ni Maria hindi lamang ang kanyang pamilya, kundi lahat ng mga nangangailangan. Nagmamadaling nag-alala siyang nangailangan. Nagmamadaling nag-alala siyang nagpunta kay Elizabeth upang tuwangan ito. Namagitan siya sa ikinasal sa Kana na mapapahiya sa pagkaubos ng alak. Sinamahan niya ang mga alagad sa paghihintay sa Espiritu Santo sa sinakulo. Ngayong bagong taon, hinahamon tayo ng ating mahal na ina na napapagningasin ang pag-ibig sa ating mga puso at ang ating mga ugnayan. Sa kulturang nagpapahalaga sa pag-iingat at pagpapaunlad sa sarili lamang, na tumutungo sa kasalatan sa pag-ibig at limitadong mga relasyon, umaasa si Maria sa kanyang mga anak na ipadama ang init at pakikiisa, init ng pakikiisa at pagmamahal ni Kristo, lalo na sa nangangailangan nito, na sa ating pamamagitan ay maisilang si Emmanuel sa mundo. Si Maria ay huwaran ng pag-asa. Tumindig siya ng tapat sa paanan ng krus ni Jesus. Anumang nakakatakot, nakakalito at mahirap na pangyayari, nagtiwala at umasa siya sa awa ng Diyos. Kahit hindi niya maintindihan ang lahat, tiyak siyang
hindi paasa ang Diyos. Tiyak ang Diyos kung umibig at mangako. Ngayong bagong taon, inaanyayahan tayo ng ating mahal na ina na pausbungin ang pag-asa sa ating buhay. Sa gitna ng mga hamon at dagok ng buhay, na tunay na nakakawala ng pag-asa, umaasa si Maria sa kanyang mga anak na iparanas ang kapayapaang hatid ng pagsandig at pagtitiwala sa Diyos. Ito ay maari sapagkat ang Espiritu Santong lumukob kay Maria noon ay ang parehong Espiritu Santo na ipinagkaloob sa ating mga puso at nanahan sa atin ngayon. Ngayong taong ito, isama natin ang mga ito sa ating mga resolutions. Buhayin at panatilihin ang ugnayan sa Diyos upang magamit niya tayo bilang biyaya sa ibang tao. Mahirap man umasa tayong may saysay, halaga at kabuluhan ang lahat. Tularan natin si Maria sa kanyang ganap na pagtalima, lubos na pagsusuko at malalim na pagtitiwala sa Diyos. Tularan natin ang kanyang disposisyon, pinagyaman at pinagnilayan niyang lagi ang lahat sa kanyang puso. Hilingin natin na lumago tayo sa pananampalataya, pagmamalasakit at pag-asa. Ipinagkakatiwala ko kayo sa makainang yakap ng mahal na ina. Pinagpalang bagong taon sa ating lahat. Amen. Tumayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yuma, na may katlong araw na buhay na makuli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuyat ng namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa katamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin, sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin, sabihin natin, sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng Mahal na Birhen ng Solidad para sa pagbabalik-loob, pagsisisi, at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan.
ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad at ang mga samahan na bumubuo nito, gayon din ang Arkidiosesis ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ng ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya, at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santissimo Sacramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bokasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eukaristiya na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit. Kaya't natatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumao na patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, buong kapakumbabaan naming itinataas sa iyo ang aming mga pangangailangan. Kalakip ang panalangin ng mahal na Birhen ng Soledad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan. Sa dakilang kapistahang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birhing totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, na pupuno ang langit at lupa, na kalwalhatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus na naming mahal, iligtas mo kami nanay. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagkagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ay tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Na makasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging.
tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kaming magsasalo-salo sa piging na banal, ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Sa ating simbahan, maraming kailangan na maisaayos na ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan, malinat magbigay ng ayon sa kalooban. Ang tulong punong siya ang siyang kailangan sa pagpaguloy ng ating simbahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan, malinang magbigay ng ayon sa kalooban. Ang pagod na ating sambayanihan. Puyat na. Pero congratulations kasi sila po yung nanalong second place sa Manto Festival kahapon. Kaya salamat sa mga bata na talagang gumising ngayong umagang ito. At sinisimulan natin ang unang araw ng taon ng pagpaparangal, pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon na siyang nagbigay sa atin ng mahal na Birhen ng Solidad, Ina ng Diyos. Solidad clap para sa ating Panginoon. At maraming salamat din po sa inyong lahat na gumising kahit na masakit pa ang inyong mga dibdib at mga tenga sa lakas ng putukan. Pero sinikap niyo po na makadalo dito, makaisa sa atin pong banal na misa. Maraming salamat po. At ganun din sa lahat po ng mga tumulong simula pa nung simbang gabi dahil dediretso tayo, simbang gabi, tapos Nobina Masses at ngayon po ay araw ng kapistahan ng Mahal na Birhen ng Solidad kaya hindi tayo dapat na maubusan ng energy. Yan. Salamat sa mga ministries and organizations. Sa pamumuno po ng ating Parish Council, Joby Badalflor, na siyang tumutugtog din po sa atin sa kada misa. Maraming salamat sa lahat ng ministries and organizations. Solidad clap po para sa kanila. Siyempre, hindi ko po kakayanin yon mga gawain natin kung wala po ang kanilang mga tulong, mga suporta. At salamat din po sa patuloy na pagsuporta mula sa atin pong mga barangay na nasasakupan ng ating parokya, ng barangay mismo natin, si Pangunguna ni Chairwoman Lovely Nieto, ang kanila pong mga kagawad, at nandito po kapiling din natin sina Chairman Nat Dicena, Chairman Nino Magno,
Congressman Harry Angpin at Congresswoman Naida Angpin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagpayag, no, na makapag-misa tayo sa inyong mga barangay. Madala natin ang misa sa atin po mga kabarangay. Maraming salamat sa inyong suporta at pagtulong. Solidad Club po para sa lahat ng ating mga barangay. At ganun din po sa lahat ng mga nagbigay ng kanilang financial na tulong sa inyong mga donasyon, sa mga nasa online po natin, mga sponsors ng misa natin simula nung simbang gabi at hanggang ngayon po, sponsors and benefactors ng ating parokya, Solidad Club po para sa kanila. Makukuha nyo rin yung bit na yan, no, sa katagalan. Sa mga bisita po natin na mga taga-ibang lugar po, maraming salamat sa inyo pong pagpunta at may pakilala namin sa inyo ang aming komunidad sa tulong ng mahal na biren ng Solidad. At salamat po kay Father Danichi, Father Miko sa pag-assist po sa misa natin. At syempre, ang patuloy na hindi na gumising ng pinakamaaga, no? At least nakatulog tayo at sana po nakahinga din po kayo. Pero naglaan po ng oras para tayo gabayan sa atin pong pagdiriwan ng kapistahan ng ating pong minamahal at butihing Cardinal Jose Advincula. Maraming maraming salamat. May energy pa? Meron pa tayong isa. No? Mamaya po sa misa natin sa hapon, 6 p.m. at susundan po ito ng maringal na prosesyon para po hilingin natin ang tulong na mahal na Birhen ng Solidad, Ina ng Diyos, na basbasan po ang ating parokya, ang ating komunidad. Kaya sana po kung may oras pa kayo ay inimbitahan po namin kayo mamaya. At pagkatapos po ng misa ay may group picture lang po, no? Pupunta na lang po si Cardinal kami po dyan para buong komunidad may konti pong pagsasalu-saluhan, pampabata, may litsyon po, no? At pansit, pampabata pero pampahaba din ng buhay ang kakainin, no? Kaya muli, maligayang Pasko, manigong bagong taon at happy fiesta po sa ating lahat. Sumayo ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyo po tayo habang ikinagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na siyang bukal ng bawat kaloob na mabuti at ganap, ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kanyang pagbabasbas at siya nawang magdulot ng pagpapala niyang hindi masusukat at magpanatili sa inyong ligtas sa kapahamakan ngayon sa buong bagong taon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa niya kayo ng walang maliw na pananalig, ng pag-asang matatag at pag-ibig na matiyaga hanggang wakas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Hanggang sa kamatayan.
Padre.